Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning. Purihin sa Panginoon. Purihin ang Panginoon po na tayo po ay narito upang muling magtipon, sumamba sa Kanya. Magpasalamat po. Tunay nga mga minamahal na ang pinakalaya po ng ating buhay, wala iba kundi ang pumuri at mabigay pong kalutian sa ating Diyos. Kaya narito po tayong umaga, hindi po sa anumang dahilan. Primero po ay upang mapuri ating Panginoon at mabigyan po siya ng kagalakan. At ngayon po, kagalakan po ang ating paksa. Nga lang, kagalakan mula sa pagsubok. Aba, no? Ngayon lang po, alam natin na napakainit, di po ba? Pagsubok tong init na ito eh. Pero siguro po, by God's grace, no, ating may kita ito, binabagkakataon na tayo po, lalo pang tumibay, sumulong, at mabunga po para sa ating Panginoon. Kagalakan mula sa pagsubok. Asari po mga online viewers po, good morning sa inyo lahat. I know po you're there even if I don't see you. At nawa, kayo rin po ay maging bahagi po ng pagkapala ng Panginoon ngayong umaga. Kaya sa kapatuloy, tayo pidumako sa ating inandang prelude. Maraming salamat po. Thank you.
Today po sa panahon ng pagsubok, tayo po ay walang ibang puntahan kundi ating Panginoon. Let's run to the Lord. Tayo po itumayong lahat sa pagbasa po ng ating bahagi ng Biblia ngayong umaga, Santiago 1:2-4, James chapter 1, verse 4. Ibigaw mo na pong basahin sa inyo sa English at may posibilidad tayo basahin mo sa Pilipino Tagalog. James chapter 1, verse 4, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but that patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, one thing, nothing. Sabi-sabi po, handa, basa, mga kapatid, arinin yung buong kagalakan ng kayong mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalaman na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Naway pagpalain ng Panginoon, basa ang salita. At habang tayo po ay nakatayo at iyok ating ulo sa ating pong sadaling katahimikan, at ipinigin sa Panginoon muli ang kanyang paggabay po muna. Hingi po ng tawad ng ating mga kasalanan at muli pong ating isuko ating buong sarili habang tayo patuloy sa ating pagsamba. Dakilang Diyos, kami po ipupuri sa inyo sa inyong kabutihan, pag-ibig, pagkapatawad at karunungan. Tunay po na ang lahat ng nangyari sa amin, kung kami po ipapasakop lamang sa inyo, ay para po sa aming kabubuti. Kayo po ang nagkakontrol sa aming buhay. At kahit nga po ngayon umaga, aming dalangin, Panginoon, ay inyong punguna. Kung meron man sa amin na wala pang katiyakan ng kaligtasan, kayo po mangusap sa Kanya. Upang siya magpasyan, tumawag siya sa pagsisisi, pagitiwala at pagsuko sa inyo, Panginoong Yesus. At kayo pong mga Kristiyano, lalo na pong mga dumadasa ang anumang pagsubok, turuan niyo pa kayo, Panginoon, na sa bala ng mga ito, kami magalak, magpatibay, huwag sumuko, at dumago, Panginoon, sa magitan ng mga bagay karanasan na inyong binibigay sa amin. Salamat, O Diyos, ngayong umaga, at nawa, Panginoon, sumagana inyong biyaya at pagkapala sa aming kalagitnaan. Tandalangin sa Panginoong Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y pumuri sa ating pag-awit sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Ayan, atin pong simulan ang ating service at ang atin pong unang awitin ay Victory in Jesus. Heard an old story, how a figure came from glory, and his life on Calvary to save our wretched like me. I heard about his groaning, of his precious blood atoning, and I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is through him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came.
God. He loved me ere I knew Him, and all my love is true. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. I heard about a mansion He has built for me in glory. I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing old redemption story, and songs with deck I'll sing up there, the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Loved me ere I knew Him, and all my love is through Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Atin pong susunod na awitin, Keep on the Firing Line. You're in the battle for the Lord and right. Keep on the firing line. If you win, my brother, surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If you disappear, there is no disgrace. Covered in a service, we will find a way. So the firing line. Oh, you must fight brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier He can trust. Keep on the firing line. Keep on the firing line. Life is but to labor for the Master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Nor even love behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. I will praise the Savior for the goal we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the path of sin, we will share the welcome people marching. So keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Tayo po'y umikot at magkamayan habang inaawit ang This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and glad in Him. This is the day that the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. This is the day.
is the day that the Lord has made. Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos. Good morning po uli at tayo na po'y dadako po sa ating mga announcements and reminders. So, meron po tayong week in review past April 7 to 13. So, it po is Children's Ministry. And mga image po, no? Yung mga gawain po natin every week, pinapakita po natin yan. Monthly Leaders Meeting with Pastor Evies. Ito po'y ginanap last April 7, 2024. Adult Sunday School Class, April 7, 2024. So Church Family Outing, ito po is last April 9 naman po. Ginanap po ito sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. So lahat po ba is naka-attend sa atin pong outing? Ayan. So marami pang susunod yan, kung hindi po ako nagkakamali. Midweek Worship Service and Prayer Meeting, April 10, 2024. Yan po yung atin pong midweek service last Wednesday. San Mateo House to House Bible Study, every Thursday with Pastor Evies Acorda and Ma'am Agnes Estuesta. Camarine Outreach, every Friday, Bible study and fellowship with Pastor Evies, Ma'am Vivian, Ma'am Alexis, Ma'am Norma, Ma'am Minda, Ma'am Rose, Julia, and Sir Mario. Taytay Ministry, every Saturday, worship service and fellowship with Pastor Evies, Brother Rolly, and Sister Marjorie. Go Ye Cubao, Good News Ministry at Barangay San Martin de Porresol with Ma'am Amy, Melissa, Charles, and Nora. Go Ye Cubao, Home Bible Study, April 10 and April 13, 2024. Po, no, yan po yung atin pong mga weekend reviews. Kung kayo po ay may oras, lakas at pagkakataon, kayo po ay tinatawagan upang tumulong sa mga gawain na yan. So tayo po dadako sa announcements and reminders. Midweek service starts at 7 p.m. every Wednesday. So meron na po tayong face-to-face, meron din po tayong online. Midweek service po. Again, 7 p.m. every Wednesday. And syempre, hindi mawala ang ating Sunday worship service. Starts every 9 a.m. Again, starts at 9 a.m. So early, much better kung nandirito na po tayo. So meron po tayong face-to-face, meron din po tayong online. So Sunday worship service. And syempre, Sunday worship service team. So for April 14 today, so today po yan, ito po yung kagalakan mula sa pagsubok. And next week naman po, April 21, mga tungkulin sa may-ari ng lahat.
3 p.m. Church Auditorium. No? Next on class, April 21, 2024. So yung topic po natin dyan is the humanity of Christ, the deity of Christ, the incarnation of Christ, part 1 and 2, and atonement, part 1 and 2. So meron po tayong choir practice. Reminder to everyone, po, kung sino man po yung pwede pong mag-join sa ating pong choir practice. Ito po is every Sunday, every 1:30 p.m. sa Begonia Room. Yan, choir practice. Attend po kayo dyan. And special missions gift giving, ito naman po is every last Sunday of the month. And atin din pong tatandaan, no? Mark your calendar dahil meron din po tayong Lord's Supper. Every last Sunday of the month din po yan. Guhi ko ba? Weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, track distribution every Saturday, BKBC every Saturday. And so kung kayo man po ay may pagkakataon na sumama, tumulong sa mga gawain na yan, tumulong po tayo. So next Sunday is atin pong Earth Sunday. So yan po is April 21, 2024. So ano po ba yung mga kailangan nating malaman for Earth Sunday? So yan, ito po is in celebrate of Earth Sunday, we are all welcome to donate cleaning materials. So hindi po kailangan ng kahit ano. Donate cleaning materials, no? So bring your donation on April 21. So April 21 is kailan po 'yon? Next Sunday, no? So April 21, 2024 and drop the cleaning materials. So ano ba 'yung mga cleaning materials na alam natin? Walis. Ano pa? Maliban sa walis. Pandakot. Ano pa? Basahan, no? Marami pang iba, no? Yan po yung mga cleaning materials, no? Para po sa ating Earth Sunday. So, in our collection area at the church auditorium. So, next Sunday po yan, inaasahan po namin na kayo po is makapagdala ng cleaning material. So, yan po, no? Bethany Baptist Church, Cubao, Upland, Linis. Volunteers needed. So, sino-sino kayo mga volunteers na yan? Kayo, kami, tayo, no? Sa church po natin. Sign-up sheet available at the church bulletin, no? So, Upland, Linis. So, happy birthday from April 15 to April 20, celebrants. April 15, Ma'am Lisa Veronio. April 17, Chanel Rebancos. April 20, Racer Grantos. Okay po, so yun lang po yung mga announcement natin. So next Sunday, umatin kayo para malaman po ninyo kung ano po yung mga karagdagang announcement pa natin sa mga susunod na araw pa. Tayo po yung pinagpala sa araw na ito sapagkat tayo po yung magkakaroon po ng isang special number na manggagaling po kay Ma'am Lois at nasusundan naman po yan ng atin pong testimony na manggagaling naman po kay Sir Albert Neri. Lest I forget thine name.
Good morning po sa bawat isa. Ayan, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Albert Neri from Taytay. Una ko pong pinapasalamatan sa Panginoon yung nakilala ko siya from Taytay Ministry sa Children, umakyat ng BS Taytay. Then nagkaroon po ng gawain song leader, gitarista. Then hindi naging madali yung mga pinagdaanan ko, lalo na ang topic ngayon ay tungkol sa pagsubok. Then parang inisip ko parang siguro yung topic parang masasapol ako ngayon kasi nitong mga last month lang, itong last year is nakaranas po ako ng matinding pagsubok sa Panginoon. Then bata pa po ako, palagi na po ako sinusubok ng Panginoon. Magmula po nung bata ako na palagi ako iniiwan ng magulang ko ng matinding responsibilidad na palagi ko sinasabi kaya ko to. Bata pa lang ako, lagi na akong sinasanay palaging paano kumilos mag-isa, paano kumilos ng walang kasama. Tapos, noon pa man na, nasubok na ako kung paano dumiskarte sa buhay, ganun pa man, dahil lumaki ako sa hirap. Yung parents ko, walang kakayang magpa-aral. Pero ayoko isisi sa kanila yung magiging buhay ko kasi hindi nila hawak yung kinabukasan ko dahil ako rin naman ang gumagawa ng sarili kondisyon. Hindi ko sila pwedeng sisihin sa kung anong maging kinabukasan ko. Then, yun nga yung tutumungtong ako ng college, mas tumindi pa yung pagsubok. Doon ko na feel na, alam ko na yung feeling ng mga tao na nagpapakamatay or nagsusuicide. Dahil ganun pala kabigat yung mga problema na pinagdadaanan nila. Pero nagpapasalamat ako kasi dahil meron akong Panginoon na sinasandal lang ko sa mga problemang minsan hindi ko kaya talaga. Kasi sa mga ganyan kasi minsan may attitude ako na pagka-selfish eh. Yung hindi ko ugaling mag-share sa ibang tao ng problema ko dahil una-una iniisip ko ayokong makadagdag problema sa iba. Ayoko rin maka-negative. Ayoko rin na problemahin nila yung problema ko. Tapos sabi ko, Panginoon, sabi ko, noon pa man hindi niyo na po ako pinabayaan. Pinatatag niyo na ako ngayon pa ba na mas lalo na akong napatagal sa gawain niyo o sa kalooban niyo. Tapos ito lang yung lagi kong sinasabi na sa mga youth na katulad ko na very thankful, maging pahalagaan niyo yung mga magulang niyo, pasalamatan niyo sila, ingatan niyo kung ano meron kayo. Dahil hindi naman sa nasisilip ko yung ibang kabataan or pinagsasilosan ko sila. Kasi yung iba, iabot na lang yung tuition nila, pag-aaral na lang sila, magpo-focus. Samantalang ako, kailangan ko pa-discarte yung pag-aaral ko, pang tuition ko. Mga bagay na ginagawa ko, iniisip ko lang na kasama rin naman yung pamilya ko dito kapag naging successful ako. Then, ayun, lagi ko lang, payo ko lang sa mga youth na katulad ko, ayun, kung ano meron tayo ngayon, pasalamatan natin, lalo-lalo na yung mga magulang na binigay sa atin ng Panginoon na very supportive. Kasi ako talaga, magmula pa nung bata pa ako, naging self-independent na talaga ako. Yung tipong wala yung mga magulang ko para supportahan ako sa mga bagay na ginagawa ko ngayon. Yun lang po, thank you. And marami pong salamat sa mga sa special number na yan at sa patutunayan. Tunay nga po na ang ating Panginoon ay kumikilos sa ating buhay. Kaya naman, pagpatuloy po natin palaguin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y magsitayo pong muli para po sa atin pong awitin. Trust His Heart. For our good,
sometimes we can't see how they do. Struggle that breaks our hearts in two. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows that's best for us. He says we're at our own. So when your pathway grows thin and you just can't see, you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So you don't understand when you don't see His plan, when you His head, trust His heart. This is the master plan. He holds the future in His hand. So is weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to mistake Him. God is too good to be unkind. So we don't understand when you don't see His plan, when you can trace His hand, cross His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what's best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart, trust His heart. Tayo po yung magsiupo na pong lahat at tawagin po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Evies Acorda. Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning. Good morning. Salamat po sa ating naring na special number at testimony. Ating pong pagsapo ngayon ay gagalakan mula sa pagsubok. Minsan po ay naisip ko, lalo na narikoy na yung testimony po ni Albert, sabi ko, meron ba akong karapatan na mag-preach to ko sa pagsubok? Sapagkat ano po eh, hindi naman sa inano ko si Albert, no? Pero mapalad po ako sa maraming paraan dahil
Sabi nga nila, hindi mo sa pinanganak na with a silver spoon, di ba? Kasabihan tayong ganyan. Pero yung aming family po, okay naman. Hindi mo kami mayaman, pero okay naman ang aking pag-aaral. Although ako po ay mostly public school ako talaga, elementary, high school, college, pati po yung aking law proper, puro public po, no? Pero yun nga, I'm blessed so many ways, no? Kaya lang siguro, masasabi ko lang po, marahil ang aking pong pagsubok yung guri aking health, no? Siguro ang pagsubok ko. I may appear healthy, pero nga, may mga issues, yan, tukol po sa aking sakit sa kidney, sa prostate, yan, mga, at sa aking pong likod, yan, no? Meron kong ano po, osteopites, no? At yung aking, lately, aking pong heart naman. Ayan, no? Kaya nga ako'y dumaan po sa ECG, to the echo, sa stress test. Hindi ko pa napakita sa doktor ko yung aking result ng stress test. Kasi baka lalo ko ma-stress, no? Pag binasa niya. Pero totoo po yan, no? Hindi man pare-pareho ang ating tindi at dami ng pagsubok, pero lahat po ng Kristiyano may kanya-kanya mga pagsubok. No? Kaya may iba marami, may iba konti, may iba matindi, may iba magaan. Pero kita ko sa mga minamahal, kayo po ay Kristiyano, tiyak po na meron kayong pagsubok. No? Lahat po tayo meron ganyan. No? Atin po pakasama ngayon ay kagalakan mula sa pagsubok. Ang inaisipasahin mo para sa inyo lahat, ayon po sa James chapter 1 o Santiago Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 4, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y nangahulog na sari-saring tukso. Ito pong clarification lang po, ito pong tukso rito, sari-saring tukso, kayo po tinignan po sa ibang salin, sa ibang pong Tagalog na salin, ang tawag po dyan ay iba't ibang uring pagsubok. Yan, no? At kahit na po sa King James, yan po ay diverse temptations, pero sa iba po mga version and translations, meron pong trials of many kinds, meron pong trials of various kinds, meron pong various trials, meron namang various trials nga, no? Kaya ito pong temptation pong ito ay maunawain din po na bilang trials. Hindi po ito masabing tukso, kasi paano ka magiging magalak kung mahulog ka sa tukso, no? It's absurd, no? Hirap po isipin yon. Paano ka magalak kung mahulog ka sa tukso? Ito po ay sari-saring pagsubok po ito. Sa verse 3, yamang nalaman na ang pagsubok, yan nga, no? Pagsubok na tayo, sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Sabi sa verse 4, at inyong pabayaan na pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Tayo po yung manalangin. Salamat o Diyos sa inyong pong salita. Kayo po nawa ang siyang manguna at gumabay po sa inyong pag-aaral. Ito yung maging pakinabang po sa bawat isa at para po sa mga dumadaan ng matinding pagsubok, ito nga po yung maging kaaliwan at comfort at kalakasan po mula po sa inyong salita, mula sa inyong Banal Espiritu. At para po sa mga hindi pa dumadaan o dadaan pa lang ng pagsubok, nawa ito po yung maging paraan na kami maging handa at kami magkaroon po ng wastong pagtugon pag dumaan na po ang pagsubok sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, kayo po yung marunong, bibigyan niyo po sa amin ang aming kaindalin sa inyong biyaya at nawagabay niyo kami po ng umaga. Ay manawa po yung salita at ay may sagwa po sa aming buhay. Tundalain, Hispanic Cristo Jesus. Amen. Halimbawa po, kayo po isang binata o dalaga na mamagulang nyo po ay mayaman. Sino ba dito ang merong magulang na mayaman? Ayon siguro makidnap, no? Kaya ayon niya aminin, no? At ibig niya po maging isang doktor.
Mayaman ang magulang mo, mga magulang mo, at yung magiging doktor. Ngayon po, kailangan po mag-aral pa? Eh, napakahaba po ng magiging doktor. At least yan po ay 8 years. Baka pwede namang yung nag-issue ng license for medicine, yung Professional Regulation Commission, eh, ano lang, bera lang natin, no? Para mag-issue po ng certificate sa inyo. Ayan. Ayan, no? Doktor, Judy May Tutsi Guevara Heneta. Ano magusto mo ng specialista, Tutsi? Cardiology siguro. Mga sakit sa puso. Ayan, no? At ngayon, meron ka na ngayong ano, lisensya dahil, halimbawa lang po, binayaran niyo yung licensing office, no? Ngayon, mga minamahal, kung si Tutsi, halimbawa, no? Ay, ganun nga. Hindi siya ganun, no? Ako may sakit sa puso. Palayan niyo po, mapapagang mata ko sa kanya? No way, no? Kasi nga may namahal, upang ikaw maging isang professional, upang ikaw magkaroon ng husay sa iyong profesyon, kailangan pong mag-aral, di po ba? Kailangan kang magtiyaga. Kailangan kang magsanay. Kailangan magsakripisyo, no? Kailangan maghirap. Ang lisensya po ay hindi basta-basta yan pinipitas sa puno ng mangga. Tulad po ako, ako po ay abogado. Yan po ay aral ka ng 4 years na pre-law. Aking po ang pre-law ay political science. Then yan po ay under 4 years na law proper. At pagtapos po niyang aral ka ng review, tapos papasa ka ng bar exam. At pag hindi ka pumasa, take ka na naman. Registries naman po ay nakachamba ako, no? First take na ako sa bar exam. By God's grace, no? Kaya mga minamahal, kung ibig niya po maging professional, kailangan kang magtiyaga, ha? Dumaan sa kapaguran, pagupuyat, at minsan may bigo ka, maaari ang baba ng grade mo, o maaari ka sumabit, tawag nila, at maaari niya ka manghina ka, at kayo manlupaypay, no? At ganyan mga minamahal sa ating buhay Kristiyano. Alam ko po na nais niyong lumago, di po ba? Sa karakter at inyong pagkatao. Alam ko po na maging, nais niyo rin maging epektibo sa gawain ng Panginoon. Alam ko po na nais niyo pong mamunga sa inyong mga gawain. Pero mga minamahal, upang marating niyo po yung puntong yon ng husay sa inyong gawain, ng maturity po sa inyong karakter, upang kayo po ay matawag natin isang maturing Christian, isang effective Christian, isang fruitful Christian, kailangan niyo pong magtiyaga. Kailangan niyo pong maghirap. Kailangan niyo pong magsikripisyo. No? At bagay po na inyong paghihirap, pagtiyaga, at pagsikripisyo nga po ay ang pagdaan sa mga hadlang, sa mga pagsubok, at kumisan, kabiguan. Kapag nga po, no, hindi masan ka-complain ako, pero grabe talagang init. Grabe po, no? Nagmotor ako, puntang Taytay. Ito lang, nahiya kasi ako mag-kotse roon. Eh. Isa pa yung, di ba Albert, yung kasada roon, parang buwan. Aba, baka may sakyan ko, kotse, baka wasak na. Grabe po yan na tagal. Talaga yung likod mo parang magkaka, ano eh, bali-bali sa sobrang lubak po punta doon sa Taytay. At pagdating mo roon, ang init, mga minaman, napaka-init. Ha? Yung, kaya mapagod ka sa init eh. Kaya nga po, medyo ano ko eh, medyo parang nandaya ako. Kasi dapat meron kami yung Bible study sa hapon. Last week ka, dalawang bahay yun eh. Sabi ko, sobrang init naman dito, grabe. Tapos, sabi ko, oh, meron ba tayong Bible study mamaya? May hapon? Pastor, ano eh, yung ating prospect umalis? Alam niyo, at ako mind, sabi ko, ay, salamat. ang sama ko, no? Diba kaya, Conrado? on one hand, nakakalungkot kasi nga, hindi ka na pag-Bible study, dahil meron kang Bible study. Eh, sabi ni Ma'am Jenny, Pastor, ano eh, yung dalawang ating prospect umalis eh. Sabi sarili ko, ay, salamat. Grabe mga minamahal, napaka-init talaga.
napakainit kahapon. Kaya pag hindi mo sa bahay, parang ka ng ano? Parang feeling mo parang dying ka sa init? Ha? Hindi lang dying, dying. Ayan, yeah, sarap maligo. Ay, nako. Pero pagpagod ka pa rin, no? Pero mami, naaari niyo po yan, pag inyo na paglabanan ng ganyan mga pagsubok, at tori nga po, wala kaya yan eh, no? Kung compare po yan sa dadaanan ni, ano? Dadaanan ni Albert. Albert, di ba? Init na yan, wala yan, no? At dinaan ng Panginoon, dinaan ng Panginoon Jesus, ha? Yan po, init po yan, wala po yan, di po ba? At isa nga pong paraan yan, yung ganyan mga init, pagod, lubak, alikabok, yan po ay, karamdaman, yan po ay bahagi po ng pag-train sa atin ng Panginoon. Siguro sabi ng Panginoon, o ABS, pupunta ka lang ba sa taytay pag malanig? Hindi pa no, kahit mainit. Punta mga taytay pag walang lubak? Hindi pa no, kahit may lubak? Yan, no? At mamaya mahalan niyo po sa buhay Kristiyano, alam natin yan, no? Na ang pagsubok po ang paraan ng Panginoon na para tayo lalong lumago. Ha? Lalong lumakas. At lalong ating marating, mataas na tagumpay sa ating buhay Kristiyano. Masaya nga po ang Kristiyano, parang yung saranggola, di po ba? Ang saranggola, pag walang hangin, yan ilipad. Ha? Pero pag malakas mo hangin, ayan, mataas na lipad yan. O di bang Kristiyan, hindi na kailangan ng hangin dahil sila'y mahangin na, ano? Ikaw, Pastor, ha? Hindi, puro hangin siguro. Kaya kami na, pag kayo ba may mga hangin sa inyong buhay, mga bagyo, mga unos, yan po yung pagkakataon para tayo po lalo pang lumipad na mataas. Patungo sa tagumpay ng ating pong Panginoon. Basta nga pong dakilang Kristiyano, siya pinilala sa piging Ministry of Orphanage po si George Mueller. Sabi niya po, the only way to learn strong faith is to endure great trials. Talaga? Wala bang shortcut dito? Kailangan ba may great trials? Pero bang trials na lang, huwag na great? Pero yan po sabi niya eh, no? The only way, wala na para, ibang paraan, matuto ng malakas na pananampalataya. Mami na mahal, do you want strong faith? Ayan, ayan. Tanaman nyo lang may great trials? Ayaw nyo na eh, no? Mami na, gusto nyo ba ng strong faith? Ayan. Kaya dapat, handa kayo pong humarap sa strong trials. Ah, great trials? Ayan, gusto nyo ng weak faith? Okay, get small trials, no? Pero ibig niya maminaman ng strong faith, you have to endure great trials. I've learned my faith by standing firm amid severe testing. Ayan, no? Kaya, o kahapon kung ano yung init kahapon, baka 40 siguro yun, grabe. Ano kaya pag naging 42 na yan, 44, pupunta pa kaya si pastor doon? Ayan po, great trials, no? Ang tanging paraan upang magkaroon ng matibay na pananampalataya ay ang tiisin ang mga dakilang pagsubok. Nakamit ko ang aking pananampalataya sa magitan ng pagiging maratag sa gitna ng matinding pagsubok, no? Kaya mami na mahal, ito pong aral natin ngayon ay isa pong paanyaya. Kung ibig niyong manatili sa inyong pandak na paying Kristiyano, ayan, kayo pa'y umiwas sa pagsubok, huwag kayong gumawa sa gawain ng Panginoon. Ha? Mag-compromise kayo, huwag ba kayong magsan ng Bible, live an undisciplined life. Ibig niyo maging habang panahon na Christian dwarves, Christian elves, Christian unanos, no? Pero ibig niyo mga minaman na mga Kristiyanong, sabi nga eh, strong faith, then tayo po nawa ay handang tumanggap at dumaan sa mga great trials. Kaya tanong ko po sa inyo mga minamahal, handa ba kayong humarap sa matinding pagsubok? Ha? O ayaw niyo mga minamahal? Sino po rito ang handang humarap
sa matinding pagsubok. Taas yung mga kamay niyo po ninyo. Yung mga ayaw magtaas, siguro, umuwi na lang siguro kayo. Kaya ito lang talaga mahirap eh. Oh, mahirap na ka mga minamahal. Yung ako nga lang po, yung tad-tad, hindi man tad-tad actually. Pero by God's case, kaya-kaya pa naman yung sakit ko. Una-una po dyan yung dalawang mata ko. Pareho may katarak yan. Operado na yan, no? Parang pa iba. Pero yung mga minamahal, sa bawat pagsubok ng Panginoon, sapat din po ang kanyang biyaya. Ayan, no? Ano nyo, kasi ang Panginoon po, ano eh, I must say na joker siya, no? Pero, aniwala mga Panginoon, ayaw niya kami maging bored! Di ba? Ayaw niya Panginoon ng mga Kristiyano maging bored! Gusto ng Panginoon, meron tayong mga challenges! Para yung ating buhay naman po, hindi boring, ha? Kasi kung boring ang buhay natin, baka mamatay lang tayo. Pero kung may challenge, di ba? Na-excite tayo. At tayo may lalong lumalago, ano munga para sa ating Panginoon. Kaya meron po tayong dalawang punto po sa ating aralin. Paano tayo tumutugon sa pagsubok? Ha? Kung lahat tayo may pagsubok, paano ba ating pagtugon sa pagsubok? Hindi na mga minamahal issue eh. Hindi na po tanong o isang mystery kung meron tayong pagsubok o wala. Meron talaga mga minamahal yan. Asahan niyo yan. Kung kayo po ay Kristiyano, magkakasakit kayo? O magkakasakit yung mga sa buhay nyo? Kung minsan kapos na kayo ng pera? Minsan utangan kayo? Oh, pagsubok yan. Kasi paglalapit sa yung may nangailangan, Pastor, ganyan. Although, ako naman, by God's grace, medyo okay naman. Pero pag lumino sa nangailangan, di ba, pagsubok yan eh. Unahin ko ba yung aking kasakiman? O tutulungan ko siya sa kanyang pangailangan? Di po ba? No? Umahin sa pamilya niyo po. Maring okay kayo, pero ang gulo ng pamilya niyo, away ito, away doon. O maring mga anak po kayo na napakatigas ang ulo. Kahit anong prayer niyo, kahit anong encouragement niyo, ay magsimba. Ha? O kaya meron kayong mahal sa buhay na may karamdaman. Yan mga minamahal. Hindi na po issue na may pagsubok ko tayo o wala. Meron talaga mga minamahal. Normal lang yan. Pero tanong mga minamahal, paano ba tayo tumutugon sa pagsubok? Ayan pong issue dyan. At ano po ba ang wastong pagtugon sa pagsubok? Kaya meron po iba't ibang paraan na mga tao po ay maaari tumugon sa pagsubok. Una-una, tayo po ba ay nagugulat o nagtataka? Ha? Panginoon, bakit ako pa? Diba, yan yung kumisa ng tanong natin eh. Ha? Bakit ako pa? Ha? Tapos sa akin, again, I'm not complaining. Pero, alam niyo po, ang isang abogado at isang pastor, kailangan niya yung mga mata niya. Di po ba? Kasi pag wala kang mata, wala kang kita. At pag wala kang kita sa abogisiya, wala, gutom, nga. Oh. Pag naman sa church, walang kita, wala kang makapag-preach. So, ba't ako binigyan ng Panginoon ng katarata? Mamilamahal, I'm only in my 40s, no? Nagkaroon na ako ng katarat sa kanan. Kanan ba yun? Oo. So, kailangan mo ipa-surgery yan. Buti pa kayo, mga mata nyo, maganda. Oh, magkano yun? Almost 70,000. Oh. Tapos, hindi pa, kaliwa naman. Oh, after 8 years, ayun na naman. Buti nga lang, dalawa lang mata ko eh, no? Joke lang po yan, ha? Yeah. Pero yun nga, mga minamahal, yun nga, God will allow you to go through trials. Pero by God's grace, He's sufficient. Grace is always with us. No? Kaya yung mga minamahal, kahit paano naman, survive ako, no? Ayan, maganda pa yun ang kita. Isipin nyo naman po, kawawa naman ako kung din ang makakita. Hindi ko makikita yung mga kagandahan nyo. Di ba? Hindi ko makikita yung mga kagupuhan ninyo. Kawawa naman ako, no?
Pero magbabasa ng Bible, hindi makakita. No? At iba pa mga pagsubok pa, no? Kaya mami na, mahal, gulat ba ako? Hindi. Ang yata ngayon eh. Habi ka, doktor, yung sa aking ophthalmologist, Dok, ba't may ganyan ako? Ang bata-bata ko pa. I'm only in my 40s, meron na akong cataract. Sabi niya, ganyan talaga yan. Meron talagang juvenile cataract. Akala ko meron, juvenile delinquency. Pati pala, cataract, juvenile pa. Grabe yung cataract yan, no? O kaya, alagahan niyo pa yung mga mata ninyo, ha? May ganun pala. Ayan, huwag kayong magulat, huwag kayong magtaka sa inyong pagsubok. Panginoon, ba't yung asawa ko pumanaw? Panginoon, ba't yung negosyo ko nalugi? Ayan. Panginoon, bakit yung gawain po na asira? Yung isang, ang hirap tanggapin eh, yung may gawain ng Panginoon tapos nasira. Hindi naman kasalanan, no? Pero nga, maminamahal, huwag tayong magulat. Ha? Huwag tayong mataka. Dahil nyo nga, number one truth, mga minamahal. Number one, ika nga eh, take away. Trials are normal. Normal po yan, ha? Huwag kayong mataranta, huwag kayong magulat, huwag kayong ma-discourage. Sabi nga sa 1 Pedro 4.12, huwag kayong magtaka tukos sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyari sa inyo'y di karaniwang bagay. No? Alam nyo, pag kayo po ay may edad na, tulad ko, ako po ay senior na, no? Parang nautunan ko na po tanggapin na normal na ang magkasakit. Di po ba? Oo. Kasi nung bata-bata ka, may sakit ako. Ayan. Pero pag kaedad ka na, ganoon talaga yun eh. Kung magkasakyan eh, merong wear and tear yan. Di po ba? Oo. Pag ikaw ay senior na, may edad ka na, madalas ang check-up mo. Madalas ang maintenance mo. Madalas sa katulad ng mga test-test, ha? Mga blood test, TD echo, ayan, treadmill, yung mga blood chem, ang dami, no? Pero yung mga minamahal, huwag nang ipagtaka sa pagkakit. Ang talagang mga minamahal eh. Yan ba yung bahagi ng ating buhay? Kaya kung meron kayong pagsubok sa buhay niyo mga ngayon, huwag tayong magtaka tukos sa maigpit na pagsubok na waring yan sa inyo kanyang bahay. Sapagkat po, ang pagsubok po ay karaniwan lamang. And the earlier you accept that fact, no, that trials are normal, the better you'll be prepared to face it properly. Di po ba? Kasi kung hindi nyo matanggap, na ngayon nagwawala pa rin kayo, eh paano nyo maharap yung pagsubok? Tanggapin nyo na yan. Ha? Tanggapin nyo na yan. And then, isipin mo, paano bang tama kong approach sa pagsubok na ito? Kasi kahit naman anong gawin mo, nandiyan na yan eh. Ha? You cannot drive it away, no? Kahit anong gawin yung mga minamahal. Huwag tayong magtaka. Pangalawa, tayo ba'y natakot? O lupay-pay? Ako, pagsubok ako. Ha? Baka mamatay na ako. Nanghihina kayo. Discourage kayo. Huwag mga minamahal, no? Huwag tayong matakot. Huwag malupay-pay. Baka na nga po yung sabi po ng Panginoon kay Joshua, no? Sabi niya, ikaw ay magpalakas. I think it was probably through Moses. Ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag matakot ni mang lupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sama sa iyo saan ka man pumaroon. O dito po ay binigay po kay Joshua, I believe, no? Pwede po ay ating maaari i-claim. No, kayo po ay patawid sa malakas na ang matinding pagsubok. Huwag kang matakot. Sapagkat kasama mo ang Panginoon. Ba? I think you've heard this statement na courage, something like this, no? It's not the absence of fear, but the presence of God. Diba? Maganda yun, diba? So, talaga pong normal ang matakot eh. Diba? Alam niyo, pag wala kayo nakatakutan, hindi kayo normal. Eh, syempre, mga minahal, ating number one nakatakutan dapat ay ang Panginoon. Sabi nga nila, ang sino mang walang takot sa Diyos ay may dahilang matakot sa anumang bagay. Pero sino mang may takot sa Diyos
ay walang ibang bagay na dapat katakutan. At kapag tayong minamahal ay niniwala, no, nakasama natin ng Panginoon, doon po tayo uhugot ng tapang. Diba? Lakas ng loob. Kasi kahit anong mangyari, alam natin na ating kasama ang Panginoon. Kundi man alisin ng Panginoon yung panganib, at least, no, siya po ay ating kasama sa oras ng panganib. Ayan po ang mahalaga. No? Huwag tayong matakot. Sabi nga kay Joshua, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sama sa inyo. Saan ka man, pumaroon. Huwag din po tayo mamaya mga susuko. Tayo ba'y susuko na? Ayoko na ng mga Kristiyano. Antay pa lang pagsubok. So, normal nga yan eh. Ba't ka susuko? Ha? Sabi nga po sa mga gawa 14:22, ito po yung hamon po ni Pablo sa mga believers noon na kanyang pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila o sila po ay hinahamon na magsipan na tili sa pananampalataya. At inaaralan sila na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kariyaan ng Diyos. Ayan nga po yung sabi ko sa inyo na huwag kayong magtaka, no? Kaya sabi ko ni Pablo rito, sila po ay kanyang hinahamon. Ha? Magsipanatili kayo sa panampalataya. No? Stay in the faith. Be firm in your faith. Do not surrender. Do not give up. At sabi po rito ang warning ni Pablo, at sa pamamagitan ng maraming makabigatian. Hindi lang pala isa. No? Maraming trials. Ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Di mo sabi nga po ng Biblia na ang daan patungo po sa buhay ay ano? Makipot, di po ba? Hindi maluwang eh. Makipot. Kaya, siguro Albert, yung daan punta sa langit, parang yung daan papuntang taytay, no? Lubak-lubak. Kaya, alam nyo, mga minamahal, hindi tayo naghahanap ng pagsubok. At huwag kayo humingi ng pagsubok. In the first place, yung kailangan humingi, darating po yan. Ha? Darating po yan. Ang nakatakot, mga minamahal, kung sa ngayon at matagal na, eh parang walang pagsubok sa buhay nyo. Ano yung sabi ni Pastor? Hindi mo maintindihan yan eh. Ako naman, okay naman ako ah. Sa pera, meron kami pera. O, malusog naman kami. Wala naman kami sakit. Aming pamilya, masaya. O, ano pagsubok sabi ni Pastor? Hindi totoo yan, no? Ang Kristiyanong pinagpapala, walang pagsubok. Kaya lang mga minamahal, hindi ko lang ma-reconcile yan, no? Sa katotohanan, sabi sa verse 22, na sa magitan ng maraming mga kapigatian, ay kinakailangan magsipasok kayo sa karya ng Diyos. No? Sabi mo na mahal, normal lang eh sa Kristiyano na kapag kayo papasok sa karya ng Diyos, mayroon talaga mga kapigatian. Hindi lang kapigatian, marami. Kaya marahil mga minamahal, I'm not judging, no? Pero kung wala kayong digmaan sa buhay nyo, baka hindi kayo sundalo ng Diyos. Baka kayo deserter, no? Nung isa, nagtatago kayo doon sa mga sa bundok, ay lumaban. Dahil nga po, ang Kristiyano ay dapat lumaban. At sa paglaban, ayan po ang kapigatian. Sabi nga ng isa, huwag kang magtaka kung meron kang pagsubok. Magtaka ka kung wala kang pagsubok. No? Sapagkat mismo po ang Panginoong Yesus ay dumaan sa pagsubok. At kung tayo po walang pagsubok, bakit ganon? Bakit iba tayo sa ating kinikilalang Panginoon? No? Huwag po tayo magreklamo, huwag tayo magmaktol, huwag tayo mag-complain sa mga pagsubok. Huwag tayo magkaroon negative attitude, no? May mga pagsubok ako. Sabi nga po ni John Piper, stop complaining about the stakes in your flesh
and start turning them to your advantage by seeing them as conduits of God's grace and God's strength and sufficient grace, no? Kaya po ito po mga stakes, no? Parang mga ano yan? Mga tulos, ha? Parang isa katakawayan, no? Bumabaon po sa ating laman. Sabi ni John Piper, itigil ang pagreklamo ukol sa mga tulos sa iyong laman at simulang gamitin sila bilang pakinabang na sa magitan ng pagturing bilang mga pagdaluyan ng lakas ng Diyos at kanyang sapat na biyaya. So, mga minamahal, ayon po sa John Piper, ang mga sibat ika nga no, sa ating katawan, mga pagsubok, yan po hindi para tayo patayin, kundi upang lalo pang tanggapin natin ang kanyang biyaya. No? Kaya magtiwala po tayo sa Diyos sa kanyang katapatan. No? Ano yung mga minamahal? Every morning, meron kong at least 4 things, no? I thank God for, no? Una-una po, kanyang pag-ibig. Sabihin noon, kanyang nakikita ang kalagayan ko at tinutulungan niya ako sa aking kabubuti. I also thank God for His kindness. Sabihin po, pinapatawad niya ako sa aking mga kasalanan. Kung yung pag-ibig, nakikita niya yung aking pagkukulang o kangailangan at pinupunan niya, yun naman pong kindness, nakikita niya aking kamalian at kasalanan, kaya naman tinatakpan, pinapatawad. Also, thank God po for His goodness. Sabihin po ng goodness na napakabuti ng Diyos sa atin, no? Binibigyan niya mga blessings sa ating buhay. And then, also thank God for His faithfulness. Sabihin mo, minaman ng faithfulness, ano man ang mangyari, kahit parang negative, sa bandang dulo po, yan pa rin ay positive mula sa ating Panginoon. Ngayon, maaaring mahirap unawaan ngayon, no? Pero pinahuha ko po yung sasabi sa Bible na the Lord is just in all His ways and kind in all His doings. No? The Lord is good to all and His compassion is over all that He has made. So na rin yung mga minamahal na tayo magtiwala na ating Diyos po'y tapat at mahabagin at ating pong sikapin pa rin at tingnan kahit po ang mga negatibong bagay sa ating buhay sa paraang positibo. At sa paano para mga minamahal? Sa pagitan po ng wastong pagtugon sa pagsubok. Meron po tayong tatlong bagay na matandaan sa ating pagsubok. Paano ba dapat tumugon ng Kristiyano sa pagsubok? Una-una po, tayo magalak. Ito yung parang hirap, no? Magalak ka. Parang hirap na, di ba? Aminin natin. Pag na init-init na panahon, magbabible study kami. Ah, magagalak ba ako rito? Ha? Pero, ayun nga po sabi sa verse 2, mga kapatid ko, arinin yung buong kagalakan kung kayo nung nahulog sa sare-saring tukso o magalak kayo kapag kayo dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Yan, no? Ano niya po looking back eh? Sabi ko, may dahilan ng Panginoon eh. Kaya meron tayong mga pagsubok. Isa nga po dyan, tayo po ay pinapatili pa na humble, di po ba? Kasi pag ikaw ay walang pagsubok, pag lahat na lang ng buhay mo ay maayos, eh maaari na maging mayabang ka, di po ba? Sabi nga po sa Kawikaan 38:9, bigyan mo lang ako ng sapat na makakain. Dahil pag ako ay puno, baka hindi na kita maalala. At sino ang Diyos, no? Tayo maging mayabang. Kaya itong mga minamahal sa ating buhay, kailangan tayong magsikap na magalak. Tingnan po natin ang bawat pagsubok bilang paraan na tayo pinalalago ng ating Panginoon. No? Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 3, nariyan po si Pablo at ang kanyang mga kasama ay nagalak sa kanilang kabigatian. No? Sabi sa verse 3, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kabigatian na lamang ang kabigatian ay gumagawa ng katiyagaan. Ito po ang isang bagay na mahalaga, no?
na lahat po ng nangyari sa buhay Kristiyano daan po natin, yan po ay meron dahilan. Everything that happens to us happens for a reason. Wala pong aksidente sa buhay ng Kristiyano. Do you believe that? Bawa, si Sir Renato. Renato, if I... aksidente ba na napakasalan nyo si Ma'am... Sino ba yun? I-test ko lang siya eh. Baka may iba siyang pangalang maisip eh. Diba? Ako po yung pangasa ko si Ma'am Dada. Hindi accident yan. It's perfect. God's perfect plan, di Ma'am Dada? Oh, no? Kaya ano po eh, that's one key eh, to having a happy life, no? A life of joy, no? You must always accept and understand, no? That everything happens for a reason. And God is always in control. Hindi po, accidente po yung maminala. Kahit na pangit, no? Ay boy, katarak ko po. Dalawa yan, no? Kailangan mo mangyari ito. Yung aking pong heart, medyo mihina na raw. medyo mihina. May reason yan, no? Ba kailangan palakasin ni Ma'am Dada? Corny mo na. Never, ano yung mga minamahal? Ako, you should never also have a pastor na hindi dumaan sa mga sakit, di po ba? Because I will never understand you eh. Ako dumaan ako sa cataract, sa aking osteoporosis sa likod, meron ako ng kidney salts, no? Garo ako ng gout, no? Tapos garo ako ng enlarged prostate. Ano ba yung mga sakit ko? Yung heart ko nga po, mahina. Pero yung nga mga minamahal, through these things, no? Blessing po yan kasi kahit paano, nakikita ko na kailangan kong Panginoon palagi. At pag meron sa inyong ganyan mga sakit, naunawa ko kayo, di po ba? Nauturo ko yung value of empathy and understanding. Halimbawa si Marito, si nagkaroon ng cataract, si Ma'am Levy. Malayo ba? Cataract ba siya, Ma'am Levy? At least pag kwento kami, meron akong ano sa kanya, connection, di po ba? Sino nagkaroon ng gout dito? Ha? Ako lang. Hindi, si Kuya Leo, nagkaroon ng gout ba siya? Kung meron kayong, stone sa kidney ninyo, kung meron kayong likod na wala na yung jelly dyan, masakit na. I could understand, no? So, mga minamahal, we could be rejoicing in times of trials because we know that God is always in control, no? Everything happens for a reason. Hindi po aksidente ang mga pangyari sa ating buhay. May lagi pong dahilan yan. As sabi nga sa Romans 8:28, mismo ang Panginoon ang gumagawa para sa ating ikabubuti. Whatever that means, no? Maaaring pa na nakaalam ko ano sabihin ng ikabubuti yon, pero alam po natin na yan po ay ikabubuti. Hindi may kakasama po natin. Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 24, si Pablo mismo yung nagalak. Sabi niya, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. No? Parang hirap ata isipin ito. Na pag ikaw ay gilingkod sa kapatiran, hirap na hirap ka, magagalak ka pa. Eh sabi ni Pablo eh, di po ba? Sabi rin sa 1 Pedro 1:6, na ito ang inyong totoong kinagagalak, bagamat ngayon sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mutmuling pagsubok. Yan, no? Kaya mga minamahal, ayan po unang ating i-check, no? Kung meron kayong mga trials, wala kayong pera, kayo may karamdaman, no? Kung ang buhay niyo po magulo, may sakit po yung mga sa buhay ninyo, huwag kayong magtaka. Huwag kayong manghina. Huwag kayong sumuko. Subukan niyo mga minamahal, ipagpili niyo sa Panginoon, Lord, help me
even in the midst of trials, to rejoice. Ngayon po, isa pong susi dyan, sabi sa 1 Pedro 4:3, sabi po dyan, kundi kayo mga galak sapagkat kayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag na kanyang kalulatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Now, I'm not trying po here to be parang sa English they call it facetious. No? Parang bagang trivial, ganyan. Pero alam mo, walang mga minamahal. Di ba, ang Panginoon sa kabinin sa krus ng Kalbaryo, di po ba? Hirap na hirap siya roon. Can you imagine how much suffering he went through? Siguro hirap ma-imagine yun, no? Pero sinyo mga minamahal, every time, Kuya Conrado, Kuya Renato, kaya nagalagay sa init, mainit. Pagkabot tayo ng Bible study, na halos himatayin ka sa init, uhaw. Sabi niya lang, Kuya Renato, siguro ganito ang hirap ng Panginoong Yesus, di po ba? So anyway, mga minamahal, sa inyo pong gawain ng Panginoon, naging kabahagi kayo na paghihirap ni Jesus. Naunawaan nyo ang kanyang hirap. E nga po ang dahilan na para bagang tayo pikasama niya sa kanyang paghihirap. Ni tayo dayuhan, ika nga, sa kanyang dinaanang paghihirap para sa atin. Kaya dahil po rito, tayo po ay maaaring magalak. At nga po sabi ng Biblia po, wala po yan sa ating PowerPoint. I'd just like to read to you. Sabi po sa 1 Pedro 2:21, sapagkat ganitong bagay kayo tinawag. Sapagkat si Kristo naman ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsunod sa makabang niya. No? Kung si Jesus po ang minamahal ay nag-suffer para sa atin at tayo po kanyang halimbawa, asahan po natin na ganun din ang ating hakbangin sa buhay. Tayo po yung dadaan sa mga sufferings. At yan po'y dapat na ikagalak dahil yan po'y katunayan na tayo po'y kaisa ng ating Panginoong Jesus. Tayo mga tunay na Kristiyano at alagad na ating Panginoon. No? Tayo magalak. Ikalawa, mamaya na tayo po'y magtiis. Tayo huwag sumuko. Tayo sa verse 3, yaman alaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagitiis. Yan pala ang dahilan kaya tayo may pagsubok, no? Maliban na tayo dapat magalak na tayo dahil yan po ay paraan ng Panginoon tayo po'y lumago sa pagitiis. Pag meron kayong kasama sa buhay, no? Asawa, anak, magulang, kaibigan, na nakakainis. Hindi naman maiwasan dahil din siya, no? Siguro para maging bearable yung karanasan niya, sabihin niyo lang, siguro ano to ng Panginoon sa akin? training para ko paano maging patient. Di po ba? Oo. Paano magtiis? Paano magpatawad? Paano hindi laging nag-aaway na lang? No? Paano maging mapayapa? Sabi nga sa Romans 12:12, magalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatsagain sa panalangin. O mga minamahal, ang Kristiyano po dapat ay marunong magtiis. Huwag tayo dapat reklamo, huwag tayo dapat na umayaw, sumusuko, dapat ay marunong magtiis. At paano ka marunong magtiis? Maliban, dumaan ka sa pagsubok. Di po ba? Pastor, hanggang kailan tayo magtiis sa pagsubok? Ayan, sabi sa Revelation, no? 2:10, magtapat ka hanggang sa kamatayan at ibigyan kita ng putong ng buhay. Sa Smyrna po yan, Church of Smyrna, sila po hinaman na magtiis hanggang sa kamatayan. Kaya mga minamahal, kung kayo po may pagsubok ngayon, o kung meron man kayong pagsubok na darating, una-una po tayo po ay magalak. Mahirap ang gawin yan, no?
Pero isipin niyo mga minamahal, una-una, nangyari yan, meron dahilan ng Panginoon para sa inyo. Ha? At yan pong pagsubok na yan, isa pong katibayan na kayo po'y kaisa ni Kristo sa kanyang paghihirap. Huwag tayong manghina, huwag tayong malupaypay, huwag tayong sumuko, huwag tayong magtaka, tayong magalak, kalawa po, tayong magtiis, huwag sumuko. Sabi nga sa Santiago 1.12 na mapalad ang tao na titiis ng tukso o pagsubok, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nag-iisiibig sa kanya. Kaya huwag po tayong magtaka, manghina, sumuko, tayo magalak, magtiis. Ikatlo mga minamahal, tayo magpakasakdal at ganap. Ha? Lumago tayo sa pananampalataya. Isipin niyo po ang bawat bato ng pagsubok, hindi para kayo patirin, kundi para tungtungan ninyo, para kayo umangat po sa antas na inyong pananampalataya. No? Hindi po tayo nais ang pananamadapa o tumigil. Yan po ay isang bato para ating tungtungan. Paakyat, pataas sa ating paglilingkod, pagsunod, at pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo magpakasakdal at ganap, lumago tayo sa ating pananampalataya. Mari mo nabasa niyo na ano yung karatuhanan na sabi po na ang paraan daw ng paglago sa buhay ay sa mga po ng karanasan. No? Kasi hindi ka na maaaring lumago lang sa basa ng libro eh. No? Hindi ka pwede lumago lang nag-alak sa paaralan, ganyan. Hindi mamaya na kailangan dumaan ka mismo sa actual na experience. No? Hindi ka maaaring mag-opera ng pasyente dahil binasa mo lang sa library yung topic na yon. Kailangan ko mismo dumaan sa actual na pag-opera. Ang ginamang minama sa buhay Kristiyano, na upang tayo pinumago sa ating pagsunod, lumago sa ating paglilingkod, lumago po sa ating pumunga, dapat tayong dumaan sa iba't ibang karanasan sa ating buhay. Pero mga minamahal, aking nabasa rin po, isang malang karotohanan, na sabi ng isa, experience is not what you go through. Experience is not what happens to you. No, no, no. Experience is what your reaction is to what happens to you. Si mga minamahal, ang pagsubok po ay pakinabang, hindi lang dahil pagsubok yan sa buhay mo, kundi dahil meron kang tamang pagtugon. Diba? Kasi sabi nga ng iba, ang pagsubok could either make you bitter or ano yan? Ano yan? Bitter or better. Ha? Oo. Alam ko tuloy, ito ko sa pag-aasawa eh. Ha? Sabi ng isang pilosopo o philosopher. I think it was Socrates, ano sabi niya? By all means, marry. Sabi ni Socrates, by all means, marry. If you marry a good wife, you'll be happy. If you marry a bad wife, you'll become a philosopher. Kaya ako, ano ko eh, happy philosopher ako. Joke na. Ay, ikaw ba, Sir Renato, ikaw ba happy o philosopher? Kaya mga minamahal, ang pagsubok ay dapat alintugunan ng wasto. No? Huwag tayong manghina, huwag tayong malapaypay, huwag tayo umayaw, huwag tayo sumuko. Sa lipto tayo po'y magalak. At pagkatapos atin pong harapin yan, bilang pagkakataon na magtiis at magpakasakdal at ganap. Pagkakataon para tayo lumago sa ating pananampalataya. Kaya sabi nga sa verse 4, at inyong pabayaan ang pagitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Huwag kayong maging sakdal at ganap na walang anumang
pagkukulang. No? Ako natuwa ko doon kay Ma'am Jenny sa taytay po. Sinabi niya minsan, ano ata yun, birthday ko ata yun. Sabi niya, tuwa rin sa kay Pastor dahil kahit daw masakit yung kanyang paa, ano po yun, gout yun eh. Grabe yung aking gout dito. No? Hindi ako pinatulog ng Sabado ng gabi. At ano niyo naman, di ba? Ilang linggo ako na nakasinelas lang ako. Dahil lang mag-apo siya. Ha? Pero sabi niya, si Pastor, nagpupunta sa taytay kahit ika-ika. Oh, di ba? So, ano po yun? Sa akin, it's a feather in the cap, ika nga eh. Na kahit nga po meron tayong pagsubok, tayo pa rin ay nagiligo sa Panginoon. Kaya it depends on how you respond to trials. Eh kung gawin kong dahilan yun, ninawapunta ng tete kasi masakit yung aking paa eh. Lalago ba ako? Hindi! Hindi po ba? Hindi! At baka meron tayong ganyan mga miyembro na konting ano lang, ayoko na magsimba, ayoko na mag-Bible study. Eh pag ganyan pong alis nyo mga minamahal, hindi kayo lalago. Kaya binibigay po tayo ng Panginoon ng mga pagsubok, eh pagkakataon para tayo magalak, magtiis, at magbakasakdal at gumanap, lalo sa agawain ng Panginoon at pamagitan nito, tayo lumago po sa ating pananampalataya. Sabi nga ni Augustine, trials come to prove and improve us. Kaya po tayo may mga pagsubok para tayo humusay. Ha? Ating pong patunayan. Ang mga pagsubok ay dumarating upang tayo ay patunayan at pagbutihin. Kapag kayo po ay sinubukan ng Panginoon at kayo po ay sumuko, mahina kayo. Ha? Mahina kayo. Kayo ba'y mahina? Hindi. I wonder po, no? Nangaraw ito na yung kwento. Late na ba tayo? Ano yung kwento na ano? Tukos sa Halloween na ano? Sa isang simbahan? Nasabi ko na yun eh, pero ulitin ko na lang ha, kasi nakakatuwa yung anong yun eh, kwentong yun eh. Halloween po, November 1. November 1 ba yun? O. Pagkatapos, yung isang mamang ito, ate ng Halloween party, yung mga mumumu, di ba? Eh nakaano siya, Satan attire, pulay-pula, may buntot, tapos may hawak na ano, ayun? Eh parang kay Aquaman. Aquaman, Antinidor. Eh umuulan po, kaya sumilong po sa isang church, isang Baptist church na nag-service. mga senior siguro doon, no? Pagpasok niya, siya na pastor, Satan. So as usual, as expected, yung pastor po naman ang tumakbo. yung mga members, takbuhan po sila, yung mga members, natakot kay Satan. Pero may isa roon na matanda, siguro senior, no? Hindi nakatakbo. Siguro meron siyang tungkod eh. Naapat yung ganun. Kay mama, ba't takbuhan itong mga Baptist? Costume na naman to ha. Tapos sabi po ng mama, lapit niya, yung may sinatayo. Sir, ba't nagtakbuhan yung mga Baptist na kasama nyo? Sir, huwag mo saktan ha. Alam mo namang, matagal na talaga ako talagang sayo eh. Ay, imposter pa na siya. Nagpapanggap lang. Salbahe, no? Kaya pag kayo po nakakita ng Satan sa buhay ninyo, yung mga pag-Satan ng sakit, ha? Satan ng walang pera, Satan po ng paghihirap, anong gawin nyo mami na? Tatakbo ba kayo? O harapin nyo po ang mga pagsubok? Huwag mami na mahal, no? Magalak tayo, sabi ng Panginoon. Maging matibay tayo, huwag tayo sumuko. At gamitin niyo po yung mga minamahal para po lalo po tayong lumago sa ating pananampalataya. Ayon ng Panginoon na kayo po yung mabor.
na tayo pag ganun-ganun lang mga minapan, nagpupukong lagi tayong payapa sa buhay natin, no? Pero yung nga pong ating assurance, sabi nga sa 1 Corinto 10:13, hindi yan ang Panginoon na tayo masubok higit sa ating kakayahan. At sa wawag pagsubok, meron po yung paraan para tayo po ay magtagumpay sa mga lakas po ng ating Panginoon. Kaya mga trials come, not to destroy us, but to prove, patunayan tayo, at tayo po ipagbutihin. Huwag kayong manghina, huwag kayong sumuko, huwag tayong umayaw. Yan po ay para sa ating paglago pa sa Panginoon. Huwag kayong bibigay. Sabi nga ba sa Romans 5:3 and 4, nangagalak tayo sa ating mga kapigatian, na lamang ang kapigatian po ay gumagawa ng katiyagaan. Trials worketh patience, at ang katiyagaan ay nagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Kanya mga sa English po, suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. No, ayan po ang sequence po ng ating pagsubok. Kapag kayo po yung nag-suffer, ang dahilan po niya para tayo mag-endure. Magtiis tayo. At pag nagtiis tayo, lalago tayo sa ating mga Kristiyano. Character. No? At pag ikaw po yung mapagtiis, meron kang higit na pag-asa sa ating Panginoon. No? Kaya mga minamahal, bilang pangwakas, alam ko po na nais po ninyo na maging tapat at mabuting Kristiyano. Ngunit po, unahin pong nais po ninyo, asahan nyo po ang pagsubok sa inyong buhay. Alam ko po, nais nyo po na maging mamuhay bilang masnuring Kristiyano. Ibig nyo po maglingkod sa Kanya, ibig nyo mamunga sa Kanya, sa inyong buhay spiritual. Ngunit po kayang pong nais ninyo, asahan nyo ang pagsubok sa inyong buhay. Sabi nga po sa 2 Timoteo 3:12, oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig. Maaaring pong sa ibang mga iglesia, kung matawag silang iglesia, nariyan po yung pangako, no? Ng, okay, ito kayo sa amin, yaman kayo. Ito kayo sa amin, gagaling sakit, lahat ng sakit ninyo. Ito kayo sa amin, magkatagumpay ka sa negosyo mo, mataas ang game mo sa school. May ganyan po kasi mga turo eh. Yan, sa Amerika po, yan, laganap yan. Ganyan po sa Pilipinas. Maaaring kayo po ay turuan ng ganyan, na kayo sasagana, gagaling, magkatagumpay, at laging masaya kayo kung kayo po ay maturin sa Panginoon. Ayan po, hindi po biblical yung mga minama. Ayan po ay maling turo. Sa pagsabi nga ng Biblia, lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay magbabata ng pag-uusig. Puma. Kaya natin nabasa mga minama, sabi ni Pablo, sabi niya na sa bawat pagpasok po sa harian ng Panginoon, nariyan po ang maraming paghihirap. Kaya huwag po tayo malinlang. Maaari kayo po yung nakapanig ng mga videos, ng mga matigay ng mga services, mga preaching. Sige, ito kayo sa amin. Lagi masaya rito. Lagi busog dito. May pera kayo palagi rito. Maraming problema. Gagaling lahat ng sakit nyo rito. Makapag-asawa kayo na masaya. Pamilya yung maganda. Yan po ay hindi po turo ng Panginoon. Sa pagsabi nga po rin sa unang natin binasa, ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan ni Kristo Jesus magkabata ng pag-uusig. Pero mga minamahal, ang ito pong katiyakan natin, no? Tayo may dumaan po sa pag-uusig, paghihirap, alam po natin na nariyan po kasama natin ang Panginoon. No? At yan po yung hinayaan ng Panginoon, di pa tayo masira, di tayo para po mawasak, bumagsak, niyan po niyan ng Panginoon para tayo matutong magalak sa kabila ng ating paghihirap.
upang tayo maging mapagtiis, upang tayo pa lumago sa karakter, sa ating pagtiwala sa Panginoon at ating pag-asa sa Kanya. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, ating pong last quotation, good people must never expect to escape troubles. If they do, they will be disappointed, for none of their predecessors have been without them. You might wonder, mama, si Charles Spurgeon, no? Siya po ay isang dakilang preacher. Siya po ay tawag na Prince of Preachers. Ang kanya pong church na saan siya nagpastor, I think still in London. Malaki pa rin po yan. Siya po ay merong pastor's college. Meron po siyang orphanage. Pero yung mga minamahal, basa ko po kanyang biography, meron po siyang malimit na bouts of depression. At siya po yung namatay in his 50s. Bata siya namatay. Sabi yung mga minamahal, kahit gaano ka katapat sa Panginoon, huwag mo asahan na laging maganda ang takbo ng buhay mo. No? Ang pagsubok po sa buhay Kristiyan ay normal lamang. Sabi nga sa ating quotation, ang mga mabuting tao ay huwag umasang makatakas sa paguluhan. Sila lamang ay maibigo dahil wala sa mga kanilang hinalinhan ang walang kaguluhan. Sabi mga naman yung ating po mga predecessors, no? Nauna po sa atin ng mga taba na Kristiyano, sila ba'y dumahan sa pagsubok? Si John the Baptist po'y pinagutan ng ulo. Sabi niyo yan? Hirap pa lang maging Baptist. Siya rito ang andang mapagutan ng ulo. Ha? Sabi niyo, mga Baptist kayo, di ba? Baptist kayo? Hindi na kayo Baptist. Opo, yung inyong John the Baptist mo, namatay yan. Pinagutan ng ulo yan. Kaya huwag kayo asa na ang Baptist mo, laging happy-go-lucky mga minamahal, no? O si Pedro. Di ba? Ayon sa tradisyon, siya po na-crucify upside down, di po ba? Si Juan, doon siya na-exile sa Patmos. O doon siya yung isa na medyo mapayabang kamatayan, pero siya rin po ay doon sa isang island. Si Esteban, paano po siya namatay? Meron ko patong po siya. Siya bang mamatay sa pagbabato? Ayun po, malagim po na kamatayan yan. Si Pablo, siya rin po ay, I think he was also beheaded, yung nagkakamali. Kaya mga minahal, yung mga nagsasabi na ang buhay Kristiyano laging maayos, kasi naging mga minahal sapagkat yung mga nauna po sa atin, siya dumaan sa paghihirap eh. At kung kayo po yung may gintuhin na Kristiyano, tapat na Kristiyano, sumusunod na Kristiyano, numungang Kristiyano, asahan niyo po ang pagsubok sa inyong buhay. Ngunit huwag tayong susuko. At tayo maging matibay. At tayo po lalong lumago at maglingkod at mamunga para sa ating Panginoon. Huwag po tayong magulat sa pagsubok. Huwag tayong magtaka sa pagsubok. Huwag tayong matakot, malupaypay, at huwag tayong sumuko mga minamahal. Sa halip, tayong magalak na ating po kasama si Jesus. Siya po'y kabahagi natin sa kanyang paghihirap. At tayong magtiis, magpakasakdal, maging ganap, at lumago. Mga minamahal, huwag kayong mapatid nawa sa bato ng pagsubok. Ating pong tungtungan niyan upang tayo lalo pang lumago at tumaas ang ating antas ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo po ito may lahat? Habang tayo po yung nakayuko, ibig lang magbigay po ng maikling paanyaya para po sa kaligtasan. Hindi ko po alam kung lahat tayo rito ay tunay ng mananampalataya. Hindi ko po alam lahat po tayo rito ay tunay na Kristiyano. Pati po sa online, I don't know kung lahat po kayo naka-online ay may katiyakan ng langit, may Kristo sa kanyang puso, at nakaranasan ng pagkabago sa kanyang buhay.
Kung hindi man, nais ko po malaman ninyo na si Kristo po ay namatay, inilibing muli na buhay para sa ating kaligtasan. Siya po ay namatay upang tayo po ay makarating ng langit at mabago bilang mga tao. Sabi po ng Biblia, ang sino man kay Kristo ay binago na. Ang sabi ng Biblia, sino man sa kanya tumanggap, nanampalataya, binyang karapatan maging anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sino magsabi na siya ay Panginoon, sa Diyos ay Panginoon, at manampalataya na siya ay malinabuhay, siya ay maliligtas. Kaya ngayong umaga, hindi ko alam po, kayo po ay binago na nga, nakatiyakan ng langit at mesos sa kanyang, mesos kanyang puso, pero kung wala pa niyo pong sundan, tahimik lamang sa inyong puso at isipan, ipanalangin niyo pong panalangin ito ng pagsisisi, pagitiwala at pagsuko ng inyong buhay. Tahimik lamang, ang kinyo mo ito bilang inyong sariling panalangin. Panginoon Jesus, inamin ko po na kayo sa makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na pong iniiwan, tinatalikuran aking mga kasalanan. Nagtitiwala po ako, Panginoon Jesus, na inyong kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ay sapat ng kabayaran na aking mga kasalanan. At kinikilala kita, Panginoon Jesus, natanggap kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na pong sinusuko, Panginoon Jesus, aking buong buhay sa inyo. Pumasok kayo sa aking puso at kayo na maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoon Jesus, natanggap kita bilang aking Panginoon at hari ng aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na binigay sa akin. Kung kayo po ay nalangin ng tapat, seryoso sa inyong puso, isipan, nagsisi, nagtiwala kay Kristo, at nagsuko na inyong buhay sa Kanya, ang pangako niya mga minamahal sa John 16, na sino may nampatay kay Jesus, ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ngayon ay bago ng Kristiyano, bagong ligtas, bagong nilalang, at naman magpatuloy ka sa iyong bagong pananampalataya at katayuan sa harap ng Diyos. At kung naman ngayon ay Kristiyano na, maaari kayo may matinding pagsubok, hindi ko alam, normal lang yan, at alam ko na maaari higit pa ang pagsubok niyo sa akin, maaaring karamdaman, kawalan ng pera, o baaway pamilya, o magulo ang iyong buhay, mga trahedya, mga kalamidad, aksidente, hindi ko alam. Ngunit alam ng Panginoon. Nawa magpasya tayo, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, alam ko na ang pagsubok na ito ay hinayaan ninyo, tulungan niyo akong magtiwala pa rin at magpatuloy sa aking pagsunod at paglilingkod sa inyo. Kaya bang sabihin sa Panginoon yan? Lord, alam ko na hinayaan niyo mga pagsubok na ito. Ngunit tulungan niyo ako, Panginoon, na magtiis. Nakasabila ng pagsubok na ito, ako'y magkapatuloy. Iusuko magkapatuloy sa aking pagsunod at paglilingkod sa iyo. O maaaring wala kang pagsubok sa kasalukuyan, pero tiyak, niti ako kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, darating yan. Maghanda ka.
At nawa pag dumating yan, masaya ko sa Panginoon. O Panginoon, malugnatanggap ang pagsubok na ito. Tulungan niyo ako na huwag sumuko, asali magpatuloy, magtiwala, maglingkod, at sumunod sa inyo may katapatan. Ano man ang iyong karanasan ngayon, Kristiyano, nariyan ka sa upuan mo, nakatayo ka, ikaw may pagsubok, nakasalukuyan, o darating pa ng pagsubok sa iyong buhay, hinahamon kita, iyang kita, sama mo ako sa harapan, pumunta ka sa harapan, lumood tayo sa Panginoon, sabihin sa Kanya, Panginoon, natanggap ko maluwag ang mga pagsubok sa buhay ko, tulungan niyo ako na huwag sumuko, asali magpatuloy sa pagsunod at paglilingkod sa inyo. Mga kaubayang kaibigan, kapatid, Kristiyano, kaubay Kristiyano, alagad ng Diyos, alagad ng Panginoon, umaling wala kang pagsubok, pero sa iyo mo sa Panginoon, nawa, punta ka sa harapan, Lord, nawa, pag dumating ang pagsubok sa buhay ko, tulungan niyo ako maluwag tanggapin ko ang mga pagsubok at tulungan niyo ako na maging tapat pa rin sa aking pagsunod, paglilingkod sa inyo. Would you do that? Kung may Kristiyano may pagsubok ngayon, ayun mo sa Panginoon, Lord, I accept these trials. Help me to be strong. Help me to continue in my obedience and service to you. Panginoon, huwag niyo hayaang matumba. Huwag niyo hayaang bumagsak. Lord, bigyan niyo pa ako higit na tibay, lakas, at pagtitiwala sa inyo. Kuya, nang nais mong panalangin, come here in front, sama mo kami, sama mo mga narito sa harapan, sama mo ako. Kuya, kami walang pagsubok pa. Then come here also in front. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pinabali mo ang pagsubok sa buhay ko, tulungan niyo ako maging matibay, maging matatag, maging tapat sa aking pagsunod at paglilingkod sa inyo. Ang Panginoon ay kasama natin palagi, tumawag ka sa Kanya, at siya andang tumugon sa iyong panalangin. Dakilang Diyos, hindi ko po alam ang kasalukuyang naranasan ng mga miyembro ng iglesia ito. Totoo po na sa aming kapaligiran ay maraming pagmula ng pagsubok, kahirapan, kakulangan ng pera, mga masamang impluensya, mga tukso, pati po aming klima, init ng panahon. Mga bagay po na maaari magpahina sa amin. Kami po may kanya-kanya mga pagsubok sa buhay. Ngunit Panginoon, tulungan niyo kami natanggapin ang mga bagay ito bilang normal. At sa halip, harapin po ito na merong kagalakan, pagtitiwala sa inyo. Gamitin ang mga pagsubok bilang paraan na kami po lalo pang maging ganap, lumago, at higit pang maglingkod at mamunga para sa inyo. Bigyan niyo po, Panginoon, manayari sa harapan, nakaluhod, ng higit pang tibay at biyaya sa kailang buhay Kristiyano. Mga nasa likuran, Panginoon, nakatayo, tulungin sila, Panginoon, na sila ay maging matibay at maratag sa kanilang panampalataya. Alam namin, Panginoon, na kasama namin, kakambal po sa aming buhay ang mga pagsubok. Tulungan niyo po ang bawat Kristiyano dumaraan sa pagsubok sa iglesyang ito na maging matibay at maratag at magpatuloy sa aming paglilingkod, pagsunod at pumunga para sa inyong kaluwalhatian. Ito ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Para po sa ating pagibigay po ng ating kaput mga handog, atin pong ihanda ating mga tithes and offering sa pag-ikot po ng ating mga ushers. Kindly get your envelopes and later drop your envelopes sa ating pong giving bags. Sabi po sa Kawikaan 3:9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong natangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Ito nga pong pag-ibigay sa Panginoon ay paraan upang atin pong mapuri ang ating Panginoon. Sabi po sa verse 10, sa gayoy maupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay apawan ng bagong galak. Kaya sa likatapat ng mga minamahal, makatumbas na kabutihan, pagkapala mula po sa ating Panginoon.
Tayo po'y manalangin para sa ating pagbibigayan. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkain aming tinanggap, Panginoon, pagkain sa aming kaluluwa at na nawa po'y maging hamon ito sa aming mga pagiging Kristiyano, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na kami po ay pagtibayin ninyo. Ganyan din po, Panginoon, ngayong pagdako namin sa aming pagbibigay ng aming mga salapit kaloob, Panginoon, aming dalangin na kayo po nawa ang kumilo sa bawat isa, makapagbigay ng naayon sa aming mga puso, Panginoon, upang sa ganun ay mapuri po namin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng aming pagbibigay. Ang lahat po ng ito ay aking dinadalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y magpasalamat. Mapagpalang Diyos na aming Ama muli, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataong ito, sa aming pong katatapos na pagbibigayan. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nagkaloob at dalayan nga po namin na ito po ay pagpalain mo at patuloy na magamit sa pangangailangan ng Iglesia upang ito'y sumulong lalo na maabot ang maraming pang kaluluwa na dinakakilala sa iyo. Dalayan po namin, patuloy na ikaw ang kumilos sa aming mga buhay, lalo sa mga naghahanap buhay, bigyan ng patuloy na lakas, kalusugan, kanilang physical na pangatawan, at magawa at magkampanan, ang kanilang mga tungkulin sa araw-araw na mayroong katapatan. At sa pamagitan po nito, ay kami ay magkaroon ng pagkakataon na maging kabahagi sa aming pagkakaloob. Malaki man o maliit ang aming naibigay, bigyan ng patuloy na kagalakan sa aming kalooban. Lahat po ito ay aming dalangin, pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y magtayo pong lahat at ating pong awitin itatawid sa landas. Sa bawat taon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatanga. Unti-unting nawawala haligi ng munting daigdig ko. Sa'yo na namin na rin
buhay. Sa piling mo hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig. Kahit na umayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Ibig mo'y hindi magwawakas. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Para po sa ating closing prayer. Bilang panghuling bahagi sa ating gawain ngayong umaga, tayo ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, pasalamat kami sa araw-araw niyong pag-iingat
sa loob ng isang linggo, Panginoon, kahit sa sobrang init, kami pa rin ay nakatayo at naglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong paggabay at pagbibigay lakas. At salamat din, Panginoon, na muli mo kaming dinala sa bahay-sambahan upang kami makapakinig ng iyong mga banal na salita at nagpapalakas sa aming mga puso't isipan. Tunay nga, Panginoon, na lahat ng pagsubok ay dapat naming kaharapin. Ang tanging paraan lamang ang dapat naming gawin ang wastong pagtugon upang kami maging matatag, matibay at sa pagsunod sa inyo, Panginoon. Salamat sa aming pastor na patuloy nagbibigay lakas sa aming mga puso't isipan at naway patuloy yung siyang bigyan ng karunungan at lakas upang patuloy magbahagi ng iyong banal na salita. Salamat din sa lahat ng mga gumana sa gawain ngayong araw nito. Nawa ang pagpapala ay patuloy dumaloy sa kanilang lahat. Panginoon, sa ikaw pa rin manguna sa amin sa lahat ng aming natitirang gawain ngayong umaga, nawa ang lahat ng amin na pakinggan ay aming maisagawa, isa puso at isagawa sa aming buhay. Sa aming paghiwa-hiwalay, samahan niyo kami, Panginoon. Ihatid mo kami sa aming bahay, sa aming kanya-kanyang tahanan ng ligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.